Maligayang pagdating sa pangdaigdigang ministeryo ng tape ni William Branham. Magandang umaga mula sa Jeffersonville, Indiana. Ang propitang si Malakias ay nagpropesiya sa Malakias Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 6 na ang Diyos ay nagpapalala ng isang tao sa huling araw, hindi isang grupo ng tao. At sa pahayag Kapitulo 22, versikulo 16, si Jesus mismo ay nagpadala ng makapangyarihang anghel ding ito sa mga simbahan, hindi isang grupo ng tao, kundi isang tao. Ngayong alam na natin kung bakit tayo nakakatanggap ng mga liham na naghihikayat sa atin na pindutin ang pre mula sa propitang kapatid ng Diyos na si Joseph Branham. Narito ang kanyang liham na may pitsang April 30, 2023 mula sa Branham Tabernacle. Minamahal na purong pinukpok na ginto. Laking pasasalamat ko na makaisa ang bawat isa sa inyo na kapasok sa Espiritu at nakikinig sa Diyos na nagsasalita sa atin labi sa tainga. Walang katapusan ang mga ipinahahayag niya sa atin. Ang aming mga puso ay puno ng kagalakang. Ang aming mga kaluluwa ay bumubula. Paano mauunawaan ng isang tao ang ating naririnig? Pakinggan lamang ang sinabi ng Panginoon mismo sa atin. Ikaw ang aking tunay na simbahan, aking nobya. Sa akin, ikaw ay inihantulad sa purong ginto. Ang iyong katuwiran ay aking katuwiran. Ang iyong mga katangian ay aking sariling maluwalhating katangian. Ang iyong pagkakakilanlan ay matatagpuan sa akin. Kung ano ako, sinasalamin mo. Kung anong meron ko, pinapakita mo. Sa akin walang kasalanan sa iyo. Ikaw ay maluwalhati sa loob at sa labas. Mula sa simula hanggang sa wakas, ikaw ay aking gawain. At lahat ng aking mga gawa ay perpekto. Kailanman ay hindi ka makakasama sa paghuhukom, sapagkat ang kasalanan ay hindi maibibilang sa iyo, bago pa man ang pundasyon ng mundo. Ang layunin ko ay ibahagi sa iyo ang aking buhay na walang hanggang. Paano maintindihan ng isang tao ang mga salitang ito? Paano mauunawaan ng ating isipan ang mga nangyayari? Ano ang ibinubunyag? Pag-isipan ito, hindi natin kailangan umiyak sa ating puso at sabihin, "Nako, maaring mangyari yon noong unang panahon, noong unang ipinadala ang mga apostol." Hindi na tayo kailangan lumingon dahil sa Kanya na hindi nagbabago alinman sa asensya o sa Kanyang mga paraan ay nasa ating gitna ngayon. Nagsasalita sa atin at nagsasabi sa atin na siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailan. Ito ang pinakadakilang panahon sa kasaysayan ng mundo na mabuhay. Tayo ay binugbog at nililinis na puno ng mga pagdurusa na iniwan ni Kristo. Kami ay ibinilang bilang mga tupa para sa katayuan. Buong araw tayong pinapatay. Marami tayong paghihirap, ngunit sa lahat ng ito, hindi tayo gumanti. Hindi rin tayo nagdurusa sa iba. Sa Kanya tayo ay dalisay na pinukpok na ginto. Hindi na kayo po, hindi na bali, hindi na wasak, ngunit nabuo bilang isang bagay ng kagandahan at kagalakan magpakailanman sa pamagitan ng mga pagsubok at pagsubok sa buhay na ito. Binabalaan niya ngayon ang lahat ng iba. Bumalik ka sa iyong unang pag-ibig. Gaano sila dapat maging maingat dahil hindi mo mababago ang isang salita, kahit isang tuldok o gitling. Iyan ang orihinal na panlilinlan ni Satanas sa halamanan ng Eden. Isang salita lang ang idinagdag, isang salita lang ang inalis. Tapos ito ay
kontra sa lit. Sa huling kapanahunan, ito ay binabalaan niya tayo na maraming mga bulang propeta ang magpapakita na sinasabi sa mga tao na kung hindi sila maniniwala sa kanila at kung ano ang kanilang sasabihin, ikaw ay mawawala. Isang paraan lamang para makasiguradong walang nadagdag, walang inalis, walang nabago. Sa pakikinig sa dalisay na boses ng Diyos, magpindot sa play. Salamat sa Panginoon para sa tunay, tapat na itinuro ng ministro na hindi lamang nagsasabi sa kanilang mga tupa ng kahalagaan ng pakikinig sa mensahe araw-araw sa kanilang mga tahanan, ngunit sa pamamagitan ng pagiging tunay na mga pinuno na inilalagay ang mensahe ito, ang tinig, ang mga tape na ito, una ang mga tao sa kanilang mga simbahan sa pagsasabi ng mga bagay na ito. Hindi ako naiintindihan at inakasuhan sa paghahati ng mga simbahan at pagsasabi sa mga tao na huwag magsimba. Iyan ay hindi totoo. Kinukuha ng salita ang mga tao mula sa mga simbahang ito na hindi unang naglalagay ng mga tape sa kanilang mga simbahan. Sila ay nagugutom na marinig ang salita mula sa propeta ng Diyos. Pakiramdam nila ay ito ang pinakamahalagang mensahe at boses na gusto rin nilang ilesta. Pakiramdam nila ito ay perpektong kaluuban ng Diyos na patugtugin ang mga tape sa kanilang simbahan. Lagi kong sinasabi sa mga tao, pumunta sa iglesia. Kapag nagtanong sila, nararamdaman mo bang maaari pa rin mangaral ang mga mangangaral? Oo, hindi ko sinabi o naisip na hindi nila dapat. Sinasabi ko lang sa mga mangaral, guru, mga pastor, gawin mo kung ano ang itinawag sa iyo ng Diyos. Pero pakiusap, ilagay muna ang mismong tinig ng Diyos sa tape, hindi ang iyong ministeryo. Yan ang aking revelasyon. Dapat nilang gawin ang nararamdaman nila na ginawa. May karapatan akong mangaral at ituro ang nararamdaman ko. Kung gusto nilang sabihin na hindi kailanman sinabi ni Brother Branham ang pagpindot sa place sa iglesia, ang mismong tinig ng Diyos na sinasabi nilang sinusunod nila na sa kanila na iyon. Ang banal na espiritu at noon pa man, nangunguna sa kanyang nobya. Naniniwala kami na sinasabi niya sa atin, press play, manatili ka sa aking propeta, aking boses, aking Espiritu Santo. Bueno, magkakaroon tayo ng showdown ito. Kung gayon, tulad ni Elias na propeta, bago ito, at kung ikaw ay anak ng Diyos, mananatili ka sa propeta ng Bibliyang ito. Ito ay ang salita. Pansinin ang oras, ang panahon. Sino ang propeta ng Bibliya? Ang salita, ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang propeta ng oras na ito. Pinagtibay niya ang kanyang salita. Pinatutunayan niya ito. Ang Espiritu Santo ay ang propeta ng oras ni Moses. Ang Espiritu Santo ay ang propeta ng oras ni Micaiah. Ang Espiritong Banal na sumulat ng salita ay dumarating at nagpapatunay sa salita. Ang banal na espiritu ng oras na ito ay umaakay sa atin sa pamamagitan ng kanyang propeta tulad ng ginawa niya sa bawat panahon. Hindi kailanman binabago ng Diyos ang kanyang programa. Sumakatuwid, inanyayahan ka na sumama sa amin sa kung ano ang nararamdaman naming programa ng Diyos sa pamagitan ng pakikinig sa banal na espiritu na nagsasalita sa pamagitan ng kanyang propeta. At pamunuan kami habang dinadala niya sa amin ang mensahe, ang kapanahunan ng iglesia sa Epeso 60-1-05 at sa alas 12 ng tanghali oras ng Jeffersonville, Brother Joseph Branham. Mga gawa, Kapitulo 20, versikulo 27 hanggang 30.
Apokalipsis, Kapitulo 2, Versikulo 1 hanggang 7. Pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.branhamtabernacle.org at www.sbfellowship.info.